mga kapatid, sa ating madalang pagdiriwang na ito, sama natin sa ating panalangin ang aming pasasalamat at natatanging kilingan ni na Adam Fidel, Nico at Susie Duenas, Mario Cora de Leon, Michael Mejia, Mierda Lumba, Luis Simaman, Lertek Tablan at Pamilya, Mary May Agsoy, Remedios Franco, at hindi para sa kina Joseph, Mary Grace at John Paul. Para sa pasasalamat na tatangkilingan din nila ng Pamilya Bonilla, Amado at Cristina Villalor at Pamilya, Lourdes Hilario at Pamilya, Rian Sabiyon at Pamilya, Bernadette Alcauce at Pamilya, Dr. Mara Marie Tolentino at Pamilya, Cecily Rivera at Pamilya, Jean Silugan at Pamilya, Dr. Abitsay Labanag at Pamilya, Kevin Maximo at Pamilya, Marietta Peron at Pamilya, Edgardo Ayla Punanan at Pamilya, Celia San Felipe, Rosalinda Mendoza at Pamilya, Reverend David De Leon at Pamilya, Aida Resurreccion at Pamilya, Alicia Arcega Villacrucis at Pamilya, Mira Digorma at Pamilya, Tonet Evelyn Salazar at Pamilya, Celie Slim Dominic Nicolas, Janet E. Pascual at Pamilya, KD ng Indie Community, Antonio Victoria Sanchez at Pamilya, Bishop Dennis Villarobo, Reverend Father Pino Pensuri, Cesar Antonita Nicolas at Pamilya, para sa kaligtasan, ina Adriano Sanchez at Pamilya, Architect Bernard at Edna de Guzman, George Abincol at Pamilya, Camila Sarokita at Pamilya, Ginig Bilagreba at Pamilya, Oliver at Sina Bernabe at Pamilya, Jen Tamay at Pamilya, Rowena Villedo at Pamilya, Arman at Amy Ismat Pamilya, Josie Berliantes at Pamilya, June at Doris Pilaher at Pamilya, Pedro Morales at Pamilya, Amy Ferry Bimanado at Pamilya, Dedeline G. Budag at Pamilya, Gaspar at Susan Dumare at Pamilya, Jim at John Lindgren, Emilita de la Cruz at Pamilya, Reynante Ilabo at Pamilya, Ivan Barrera at Pamilya, Gigi Bautista Alejandro at Pamilya, Ivy Lorraine at Pamilya, Dr. Aulay sa Katrina Morera at Pamilya, Maria G. Ada, Dr. Ken Adam at Pamilya, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Caroline Enriquez at Pamilya, Dr. Alan Ivon Guevara at Pamilya, Dr. Chester Calabis, mga doktor at medical staff ng Ardelio Fatimi Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, at ang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumong Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Brigino Hospital, Skyline Hospital at Valimed Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsupo sa paggalap ng salot ng COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawali ng pamahalaang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni na Joey Lumba, Maria Fatima David, Mercy Angelica, Cora de Leon at Pamilya, Lars Diaz, Maricel, Jesusita Acuya, Patricia Consigna at Cynthia Escauso. Evelyn Suasito, Eloisa Villamil, Ellen Ferrer, Richard Carigo, Beda Rizal, Jovan Perez, Capistrano Mandedro, Samantha Oseya, E. Maria G. Cruz, Corazon Donato, Kirill Cristobal, Patricia G. Tronquillo, Marian Maravilla, Chelo Del Mundo, Jojit Santiago, Vito Soriano, Timoteo Aruena, Aurora Adora De Leon at Pamilya, Nida Daila Ambunan, Leonardo Glenn at Irolye, Madeline Villanueva, para sa karawan nila, Mary May Agsoy, Ricky Magpo, Zenaida Asuncion, Mary Ann Bertos, Marlon Sison, Senfri Leobaldo, Princess Odoy, Bernadette Mohomo, Roms Bautista, Lina Villaluz, Miguel Paredes, Amisa Mansilla, para sa kapayapaan ng kaluluwa, Nina Ricardo, Senedonia, Viviana, Mil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Atanasia, Nestor, Maria Teresita, Iba Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Luce, Genora, Alejandro, Sofia, Polita, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Jesus, Peter, Roderick, Ferido, Romeo, Ricardo, Gloria, Conrado, Romana, Remedio, Presencia, Amelita, Gina, Pasita, Nido, Luis, Proserpina, Ivy, Rosalino, Marena, Carlos, Daniel, Oscar, Berry,
Engelson, Pardon, Otelio, Michael, Gregorio, Isidro, Arturo, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, at hindi na mga nabayakang mga rektor, ng Diyosis ng Baloros, at mga doktor at frontliners, at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kalid ng mga ng Diyos, kaya namunod tayo sa mamaling Panginoon na nagpapatawad sa atin ng Diyos. Silugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Dumating na tagapagalyay ang mga makasalari, magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Nakalugluka sa kanan ng Diyos na maparay pamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo ng mga pangilinang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mga panilingan, ipagloob mo kami maging marapat sa pagkabuhay na aming tinangtan sa inya upang pinagdiliwag namin kayo ng buong dala ay siyang laging maging lakas para kami maligtas. Sa pamamagitan ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng Apostol. Noong mga araw na iyon, pinabuti ng mga apostol na matatanda at ang buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang subuhin sa Antioquia, kasama nila Pablo at Bernabe, at sinundo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas nila pinatawag na Barsabas at si Silas. Pinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kami mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga Assyria at Silesia. Nabalitaan namin binuturo kayo ng ilang kasamahang kaligid. Bagamat hindi namin sila inutusan, di umano'y binabagkapan kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya napagkaisahan namin magkadala sa inyo ng mga suko. Kasama sila ng ating mga pinamahal na Bernabe at Pablo, na di nagtatumil kaya ang kanilang buhay sa pagdating sa ating Panginoon sa Kristo. Sinusubo nga namin sa inyo si Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyog ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong katangan ng mga pagkasamin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng umanginiendo sa mga Diyos-Diyosan ng lugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapin. Dalihan ninyo ang mga bagay na ito at mapapakuti kayo. Paalam. Pinayaman ang mga suko. Pagdating sa Antioquia, binigo nila ang mga kapatid at binigay ang sulat. Pagkabasa sa lihat, ang mga tao ay nagalak dahil sa kanilang nalim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa gitna ng mga bansa, sabihin ng Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, sabihin ng Diyos ay dakila. Nahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay kundana. Purihin ka at awitan ang awiting masisigla. Umising ka, katawan ko, umising ka, kaluluwa. Umising ka, tubi mo, yaon, lumang hindi at alpa. Tumukong ka at hintayin ang iwayway na kumama. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Kung ay pupulihin sa gitna ng mga hirap, pag-ibig mong walang mali o ay abot sa kalamitan, natalama sa itaas ang lulus mong katapatan. Ipayag mo sa itaas ang tanglay mong kapatulan. Ito naman sa daigdig ay ang hirap paninginan. Sa gitna ng mga bansa, sa Diyos ay dakila. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ito ang aking utos
Diyos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hindi pa sa pag-ibig ng isang tao nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad niyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaalik-alikin sapagat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaalik ko kayo mga kaibigan sapagat sinabi ko sa inyo ang lahat ng namin ito sa aking Ama. Hindi kayo ang umiinis sa akin. Ako ang umiinis at umiirang sa inyo upang kayo lumayo at mabunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang panamagitin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakalob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Mga kapatid, sa aming pong mabuting balita ay muli namin narinig ang habilin ng ating Panginoon sa kanyang mga lugar na pinag-uutos niya na sila ay dapat na mag-ibigan gaya ng pag-ibig na kanyang ipinapakita sa kanyang mga alagad. Kaya nga po mga kapatid, ang pag-ibig na ito, hindi nagsimula sa nakita mo lamang pagkatapos ay inibig mo na. Kaya nga po hindi kayo hindi, walang katotohanan yung sinasabing love at persight, no? Kaya nakita mo lang na in love ka na. Hindi po ganoon. Kaya nga po si Jesus, nung kanyang tinuturuan ang kanyang mga alagad, kinakailangan niya ang gumugol ng 3 taon para nang sa gayon ipahayag sa kanyang mga alagad ang kanyang dakilang pag-ibig para sa kanila at ang kanyang dakilang pag-ibig para sa lahat ng mga tao. Kaya nga po sa pag-ibig, mahalaga ang paglalaan ng panahon. Kaya nga po marami ang nagkakaliwalay, marami po ang nawawala ang pag-ibig na noon ay mainit na mainit, hindi sapagkat sa kakulangan sa pera, sapagkat may mga mahirap na magpaga ngayon, magkasama pa rin, magkasalo pa rin sa buhay. Kaya nga po, may mga mayayaman naman, kaya kumisan na kahit na maraming sarapi, naghihiwalay din. Sapagkat mga kapatid, di lamang sarapi ang pinagbabatayan. Pagkat pati yun, nang isa may problema ng mga mag-asawa. Subalit mga kapatid, ang kadalasan na nakapagpapahina sa pag-ibig sa bawat isa ay ang kakulangan ng panahon sa bawat isa. Kaya isipin natin, mga kapatid, no? Kaya nga po napakalaki yung danger, napakalaki yung pahanig doon sa mga nag-a-abroad at sa mga naiiwan dito sa Pilipinas. Bakit? Sapagat sa tagal ng panahon na hindi nakikita, sa tagal ng panahon na hindi nagkakasama, kaya nga po medyo mas maganda-ganda pa ngayon sapagat may mga bagong teknolohiya, hindi katulad dati puro sulat lamang. Pero ngayon, nakakausap mo na ng harapan, nakakausap mo na ng nakikita sa pamamagitan ng social media. Pero nung araw, mas mamindi ang kamukulina sapagat matagal kang mag-aantay ng balita sa iyong inamahal doon sa nasa ibang bansa at doon naman sa naiwan dito sa Pilipinas. Kaya nga po mga kapatid, umisan, sapagat matagal hindi nakikita, ano ang nangyayari? Nagkakaroon ng panglaw, kumapasok ang lungkot, kaya nga po umisan, yung ibang nasa ibang bansa, nakakahanap ng ibang kapareha. Sapagat nami-miss yung kanyang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, kaya lang, hindi naman niya kasama. Nami-miss ang kanyang asawa, kaya lang, wala ng panahon, sapagat magkaiwalay sila ng kanilang kinalalagyan. Kaya nga po kumisan, nakapaghahanap ng iba. Kaya nga po kapag ka, halimbawa, nawawalan ka ng panahon para sa iyong minamahal, ito ay napakalaking hamon sa pagiging matatag ng pag-ibig sa bawat isa. Kaya nga po ang ating Panginoon, ito rin ang kanyang ipinapahayag sa atin. Manatili tayo sa kanyang pag-ibig at ang kanyang pag-ibig ang gamitin natin sa bawat isa ng sa ngayon. Ang pag-ibig na ito ay dalisay namin may babahagi sa ating kapwa. Kaya nga po kahit ang ating Panginoon, Diyos na siya, pero kinailangan pa niya ang 3 taon para lang sa ngayon ipadama sa kanyang mga alagad ang kanyang pag-ibig at hindi pa naging perpekto ang pagtanggap ng mga alagad sapagat marami sa kanila tumakbo ng dinakip ang ating Panginoon. Yung iba sa kanila, nagtatwa pa laban sa ating Panginoon. Samantala, pero naman iba,
tuwiran ng taksil laban sa ating Panginoon. Kaya nga po kahit perfecto yung pag-ibig na ipinagkaloob ng Panginoon, subalit may mga pagkakataon, hindi perfecto ang pagtanggap ng kanyang pinag-aanayan. Sapagat walang perfecto na tao sa bawat isa sa atin. Kaya lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkukulang. Kaya lang sabi sa atin, ang dapat natin gamitin pag-ibig ay ang pag-ibig ng ating Panginoon. Sapagat ang pag-ibig ng ating Panginoon, nakalangihagihagay ang kanyang buhay para sa kanyang minamahal. Kaya lang po pinagpapahalagahan ng ating Panginoon ang lahat ng mga tao, sapagat lahat ng mga tao ay minamahal ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ang ating Panginoon, naglalaan pa rin ang panahon sa atin magpanggayon. Kaya kapag tayo po ay nagdarasal, ang Diyos ay iniibig sa atin, kaya nga po nakikinig siya sa ating panalangin. Kapag tayo ay may kaitingan, ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala sa atin, higit sa kung ano pa man, sapagat minamahal tayo ng ating Panginoon. Ayaw niya na tayo mapahamak, kailangan na lamang may mga pagkakataon tayong umahanap ng ating sariling kapahamakan. Kaya nga po ginagabayan tayo ng ating Panginoon para mas lalong umibig sa Kanya sa pamamagitan ng pag-udyok sa atin na umiwas sa pagkakasala. Kaya nga po mga kapatid, ang ating Panginoon naglalaan ang panahon sa atin. Kaya nga ang tanong sa atin, tayo ba naman ay naglalaan ang panahon para sa ating Panginoon? Kaya nga habang kayo naglalaan ang panahon, mas lalong tumatatag yung ating ugnayan at mas lalong tumatatag din ang ating pag-ibig para sa ating Panginoon. Kaya nga po si San Isidro Labrador na aming pinadiwang ang kanyang kapistahan ngayon, kadalasan ay kapag ka po tayo napupunta doon sa Pulida, ay makikita po natin ito po ay phenomenon doon sa Pulida na kapag ka po pista ni San Isidro, nagdadaan sa may harapan ng simbahan yung mga kalabaw at yung mga kalabaw ay lumuluhod bilang pagbibigay pugay, pagbibigay gala kay San Isidro at maging sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ipinapayag sa akin, kumisan, mabuti pa nga yung kalabaw. Bakit? May panahon para lumuhod. Mabuti pa nga yung ibang kalabaw. May panahon para dumadang. Pero mga kapatid, may mga pagkakataon yung ibang mga tao hindi man lamang makasilip sa loob ng simbahan. Hindi man lamang makapagdasal, hindi man lamang makapagsimba, hindi man lamang makapaglaan ng panahon sa pakikipag-ulayaw para sa ating Panginoon. Kaya nga kung papaano ang Panginoon ay naglalaan ng panahon sa atin upang nang sveyon, patatagin ang kanyang pag-ibig na inilalaan sa atin, patatagin tayo sa pag-ibig na ipinagkakalaw ng Panginoon sa atin. Tayo rin naman ay tinatawagan ng ating Panginoon maglaan ang panahon para sa ating Panginoon. Kaya nga po si San Isidro, kadalasan, ang laging kwento sa kanya ay yung upang kapag ka po siya nagdarasal, nagsisimba doon sa simbahan o sa isang kapilya, ay nakikita ng ibang mga tao, lalo na may-ari ng kanyang sinasaka, na buki yung mga anghel ang siyang nag-aararo para sa kanya. Pagkabag ito'y kwento lamang, subalit mga kapatid, maaaring totoo o kaya naman ay kwento lamang, subalit ang pinapayag sa atin, si San Isidro, hindi siya nagpapabaya sa kanyang gawain. Hindi siya nagpapabaya sa kanyang buti. Kaya nga po hindi naman nagre-reklamo yung kanyang amo. Bakit? Sapagat nagagawa naman niya yung dapat gawin sa kanyang buti. Pero mas maganda roon, kahit na nagagawa niya yung dapat gawin sa kanyang buti, na kapag lalaan pa rin ang panahon, si San Isidro sa pagdaan sa isang kapilya o sa isang simbahan para manalangin, para magsimba, sapagat ipinapayag lamang niya ang kanyang malaking pag-ibig para sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, tinatawagan tayo ng ating Panginoon, tumulad tayo sa halimbawa ng San Isidro, tumulad tayo sa halimbawa ng ating Panginoon, nagdaan ang panahon para sa kanyang minamahal. Kaya nga po mga kapatid, kapag ka po halimbawa, dumarating yung February 14, ano po yung madalas ginagawa ng iba? Nag-de-date yung iba. Kaya pag February 14, napakasmit na mga mag-jowa, napakasmit na mga mag-sota, napakasmit na mga mag-asawa, nagbibigay pa ng regalo sa isa't isa. Pero mga kapatid, ang pagiging sweet na ito, hindi lang yung February 14.
hindi lang isang araw. Kaya dapat araw-araw nagdalaan ka ng parol para ipadama mo yung pag-ibig mo sa iyong kapwa, yung pag-ibig mo sa iyong minamahal na kamiyak, yung pag-ibig mo sa iyong iba pang mga minamahal, gaya ng iyong mga anak. Kaya ang tandaan namin, mga kapatid, ang Diyos ay Diyos na makapagyarihan na, pero siya ay nagdaan pa rin ng panahon para ipadama ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nga po mga kapatid, ang dami nating tatandaan, kapag ka po naglalarawan tayo ng tungkol sa pag-ibig, ang madalas na ginagawa nating simbolo, yung puso. Pero mga kapatid, maaari kong magandang simbolo ito, pero may mas maganda pang simbolo. Sapagat ang tunay ng pag-ibig, ang kanyang hugis ay hindi hugis puso, ang kanyang hugis ay hugis krus. Sapagat doon pa naman sa krus, pinakita ng ating Panginoon, inilaan niya ang kanyang parol, inilaan niya ang kanyang buhay, upang ng sa ngayon, ipadama sa mga tao ang kanyang pag-ibig sa bawat isa'y. Sapagat siya na ang nagsabi, walang pag-ibig na higit pa sa isang tao na ang mag-aray ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Naglaan ang ating Panginoon ng panahon at pag-ibig, sana tayo makapagdaan sa ating kapwa ng pag-ibig nito na sinasabi ng ating Panginoon at ipinakita naman sa mabuting halimbawa ni San Isidro Labrador. Nang sa gayon, tayo lahat, mamuhay hindi sa kapasahanitan, mamuhay hindi sa pagkakaliwalay, mamuhay tayo ayon sa pag-ibig ng ating Panginoon. Mga kapatid, tinatawag tayo ni Kristo ng kanyang mga kaibigan at inuutusan tayong ibigin ang bawat isa. Ipakita natin ang ating pag-ibig sa katapatan ng ating mga pananam. Sa bawat panagitan ng ating pinitutubon, Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Awa, tinawag ko pangpangaral ng Ebanghelyo sa anumang paraan na huwag magpahayag ng mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga namumunong politiko na ay matakot sa Diyos at gawin ang nararapat ayon sa mga salita ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga mag-asawa na may sa puso ang utos ng Diyos na magbibigan kahit sa mga pagkakataon ng pagsubok, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga may sakit at may kapansanan magkatagpo ng pagmamahal sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga kapatid natin lumaon na huwag pagkaloob ng Diyos ng walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Panginoong Diyos, tingin mo ang aming mga panalangin at loobin mong lumagos sa amin ang iyong pag-ibig. Hinihing namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Panalangin kayo, mga kapatid, upang itong panahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga kapangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon, ito pagkakain sa iyong mga kamay, sa katuyan niya at kalamayan sa ating kapangyarihan sa buong sambayan niya. Apadami ninig ka, pagpalain mo mga ari na bunga ng pagtatalim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro, ang pinagpahuran nila sa tagulan at nag-aral ay siya naman maging pagkain at ibibig sa amin ay ibibigay buhay. Pamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwang. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming mga panilihan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay naginingin sa tibi ng mga banal na ikinararagal mo sa kanilang kabutihan.
Binibigyan mo silang buwana namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kabahalan. Sa pamagitan na ng si Yesu Kristo, kami na hinihigit ang mga banal na tao, sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo, ay magagarap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kanalitan, kami na humunyi sa iyong kalapitan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga rupo, napupuno ang langit at lupa ng kalapitan, o sana sa may taas. Pinagpala ang napalilito sa mahal ng Panginoon, o sana sa may taas. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tagang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinatisang busang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagkakilami niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya minawalo matapos ang ako na minawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago para magantipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatayan po rin pagkabuhay ng Diwala. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalus-salus sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Kuskusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, Pilenis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Pananahalin mo rin ang mga kapatid namin na hintay na may pag-asang sinayong libang buhay kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kamindahan na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal ang Birheng Maria ay ilan ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng karunod-dunod sa iyo. May pag-ibang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal ko sa pamagitan ng Diwala na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas ko. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang binibigay, iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kung kaya po kami pananampalataya pag ang ating mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumaiyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa likutan, maawa
Magpapatiritos si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sandimutan. Mapapalad tayo kinakanyayahan sa kanyang pili. Panginoon, kanya kalabag dapat ng mga pag-iisip. Umit sa isang salita mo lamang ay kagaling na. Panalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipinagpapasalamat namin itong aming pagsasalo sa kalimat ali na mamagsasangag katuloy niya sa resibo na iyong ginamal. Ang kanyang malasakit na pagingkulan ka at ang kapwa ay siya namang hirap sa aming pagsasigap na hihinan ang lahat ng iyong bigay ng kakaming araw-araw. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, ang pasawalang hanggan. Amen. Sa lahat po ng ating mga kaparokya na nasa pinagtahanan, tinatawagan po tayo mag-ingat sa pagdating po sa atin sa Bulacan ay signal number 2. Subalit dito po sa gawin ng San Jose de Monte ay signal number 3. No? Kaya medyo malakas po ang bagyo dito sa atin. No? Kaya pagdasal po natin, yung iba natin ang kaman ng palataya na sana sila rin ay maging ligtas sa mga oras nito. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo. At pagpalaing kayo ng mga Panginoong Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Mayroon kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you.
panalangin mo kami o sa tamina ng Diyos. Na kami namin dapat makilabang sa mga pangako ng Jesus Christo ng aming Panginoon. Mapagpala mga kasi ito kami na imahal at pagpapal at iayang sa pamalita ng amin ay nakilala namin ang pagkakatuwang tao ng Jesus Christo malakbo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagpamatay sa krus. Papakinabagin mo kami ng kanyang pagkakoy ng uli sa kalulatian sa amin. Hinihiling namin ko sa ngala ng Yesu Cristo na aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay pamalaki nawa sa atin. Amen.